breakout stages for MSC 2024. Finally, ay nakakita tayo ng dalawang hero. Dalawang hero na hindi pa natin natutunghayan. At etong dalawang hero na to, Ingan, ito yung mga in-update. Ito yung mga heroes na marami nagsabi na baka pwede makapasok na sa mga rank games. Baka pwede na makapasok sa mga tournament games at ipapakita nga yan ng Liquid Echo at Homeboys. Ang Liquid, pinili nila itong Xavier. Huling kita natin ang Xavier bandang 2022 pa yan. Tagal na. Actually, may maraming amateur tournaments, mga grassroots tournaments. Sa recently, lumalabas nga ulit yung Xavier kasi again... Sa MDL, uso yan! Oo, mas, si mas lalo na si Minguin. Even before yan, i-buff ha, ginagamit niya na yan kasi isa na din yung mga reason but okay siya ngayon is cause yung passive niya na pag tumatama yung mga skills niya, mas bumababa kasi yung cooldown ng ulti. At syempre mga Mage God, ginagamit lang matitindi yan kasi naman bumababa cooldown ng ulti, mabilis mong boom! Yung ultimate mo. At sa kabila naman, si Chibi, sabi niya, kalma lang kayo ha. Meron akong Leo more. Oh, teka lang! Nahuli si Spicy Kage! Kasalanan mo na naman, JB! 1-0! Nanahimik lang naman dun si Spicy Kage. Papa-level 3 lang naman dun si Udel, pero si JP naman talaga, napaka-agresibo. Sinunod pa nga doon! Pero si Carl T. At yun lang, medyo uminit lang si Carlito. Napakamot ulo lang saglit si Carlito. Warm-up lang. Nag-warm-up lang. Tama. Pero alam mo yung Leomord, mabalik tayo, binago rin to. Di ba? Alam ko, Ingan, nagkaroon din ng changes. Kaya naman sabi dito ng Homeboys, pwede naman namin gamitin. And I like the fast-paced action na gustong ibigay ng Homeboys dito, basing on the lineup na meron sila. Ang problema ko lang siguro dito, Ingan, ito ba yung tunay na pangsagot sa global presence na meron ang Liquid Echo? Kasi ang taas din ang sustain nila eh. Yun nga lang para sa akin, itong Leomord, madaling i-kite. Bakit? Kasi nandito yung Xavier. Madaling i-stun yan eh. Pero pag ano eh, pero pag ang nauna kasi yung Homeboys, again, naka-warcry din naman itong Leomord na to. Sobrang instantaneous yung damage na pwede mabigay ng Homeboys, especially sa mga specific targets like Sanji, Benny Cutie, and even Sanford. Ayan nga, ginagrap na kayong Phantoms dito on. Carl T.C. makakuha ng Turtle, pero here comes Liquid Echo. JP pa nga ang nakakakuha ng kills. Tatlong kills na para kay Danny JP. Hindi mo pwedeng ilabas ang kabayo sa amin kasi kami na mismo yung kabayo. Loko namin yan eh! At si Sanford pa makakakuha ng kill! Nag-cheer ngayon ang mga Pinoy, ang ating mga kabayan, dito sa Amazon Arena, 4-1! Cavalry looking good ngayon. They got the start that they wanted. Meron lang chip on the shoulder kanina nung medyo nag-overextend si Carl TZ. Pero ang bilis din naman nila makarecover. A charge coming in from Sword. Si Carl TZ ang gusto niya kunin. Pati naman Zaman Force na dyan. Pero yung stun coming in from Sanji. Napakasakit na nga. Carl TZ, pulado. Pero si Benny Cutie, nakapag-free hit ngayon. Carl TZ tutumba. Homeboys, out tayo dahil nakuha natin ang gusto natin. Ito lang ang gusto ng Homeboys. Kailangan pa rin respetuhin dito yung pick-off capability na meron, yung damage capability na meron ng Homeboys. Siguro yun nga yung sagot. Daanin mo sa mabilisan kung dadaanin tayo sa map presence. Lalong-lalo na ni JP. Yung chip kasi, alam ko nagiging kampi mo rin yan, Ingan. Ito yung chip na nantatawag ng tropa. Basta deactivate na yung tawag tropa, yun yung wala nang paapaalam. Yun yung mga tropa na G agad. Instant. Oo, walang drawing. Instant invite. Instant accept. Instant accept. Pero ang problema, pwede din kasing may sumama na ayaw mo kasama. Depende na yan. Pag Liquid Echo, sama-sama talaga yan. Ito yung Liquid Echo, yung tropa na to, yung nabuo itong dating katagang Liquid Express na ngayon Liquid Stampede na. Hindi ito yung tropa mong sasabihin, try ko pumunta. Oh. Tapos hindi naman pupunta. Lahat sila, pag tumawag na yung isa, pupunta yan. Sure ball, may isa o dalawa dyan pupunta. Rating sure naman, kaya naman Liquid Echo always consistent sa bawat torneo na pinapasukan nila. Tatandaan natin, last season, sinabi nila na mayroong problema lang silang nakaharap. Pero with the recent MPL PHS 13, pinakita nila kung anong meron talaga sila pag full force ang Liquid Echo. Nga na, naku, nakita si JP. JP, tatawagin ba mga tropa dito? JP? Kalate buhay. Oy, ginaya siya ni Udil. Mandatawag din ba ng tropa yan? Mayroong problema. Pwede, kasi yung problema, bakit? Pwede mo naman gamitin yung ano yung... Pero wala na, nangyari na! Bawal ka pumikit basta-basta dahil pag dilat mo, baka wala ka na sa mapa. At yun yung pinakita ni Sanford. Sinuntok ni Sanford. Habang si Chibi ngayon makakuha ng last central division, sabi ng Echo, kunin na lang natin yung mga hero. Hero Akol at Kabim! Alam mo ba yung Kabim? Nabitin, nakaboom, Kabim! Sanji with the last hit. At si Benny Cutie makakuha pa ng kill. Sunod na rin dito.
ngayon si Net, yung ano combo combination from Sanford. Kapadash out ngayon si Net, pero sinasalubo ni Carlito. Tayo ang anyong laser! Boom, boom, Kavim! Liquid Echo! 8-2 ngayon. 2-0 and 5 kay Sanji. Mukhang may bagong hero to si Sanji. Dati kasi mahilig mag-Nobaria yan. Eh sabi niya, nabibitin na ako sa range ng Star Shatter ng Nobaria. Kulang. Gusto ko. Buong mapa na. Yun ang nangyari at nakita natin yung ano, di ba? Ang bilis naman ng cooldown nun. Oo. Sobrang bilis kasi nga tumatama yung mga combinations. Bawat kasi niya ng first skill, second skill, parating merong nasa stun, parating merong nasa slow. And Sanji, pula itong pula. Talagang accurate yung mga ano niya eh. Ibig sabihin ba nun, ingan may reset cooldown? Oo. Bumababa siya ba? Nakalimutan ko ba ilang seconds? Basta parang 30 hata. Malaki. Kaya sinasabi nilang spammable ngayon itong ulti ni Sanji na Dawning Light. And at the same time, crucial pickup for BenQT here. Ha? Ibig sabihin, matapang yung feeling ni BenQT ngayon. Kumuha siya ng Sky Piercer with this Roger. Oh, ganun. Tsaka actually, matagal niya rin, kumbaga, nung nagkaroon na ng bagong item, yan na yung Pryo build. Oh, ayan na! Cutie. Tinawag na ang tropa! Anong try? Pupunta-punta talaga! Ay! Team! Tinamaan na naman ang mga kupunan ng Homa Boys! At nag-cheer na lahat ng tao sa Eastwood mo ang mapapagawi yan. Kung nakita mo yung lower right skin kanina lamang, nakikita natin si Carl TC, nakangiti na. Confident na confident ngayon ang Liquid Echo with all the plays that they are making. JP, very crucial yung role niya with this chip. Alam na natin yung rason bakit parati biniban, pero pinapakita ulit ni JP bakit nga ba. Yung pagkasanya kanina ng ultimate niya, sama-sama lahat ng Liquid Echo, nagulat yung homeboys na kahit meron silang mga pang disengage sana, like the Wild Charger, the penalty zone. Ginamit nila pero wa-epic sa Liquid Echo. Cut-on HD. Cut-on HD na naman si Carl TZ. Nakakailang cut-on HD na yan eh. At marami na namang mag-e-edit sa TikTok niya na huling-huli ka, Carl TZ, lalo-lalo na yung mga magagaling mag-lip read. Pero alam na ni Carlito yan. Alam mo naman si Carlito pag na-badbeats na eh, di ba? Sabi nga nila, natalo kayo sa CFU? Natalo, oo nga, natalo nga sila sa CFU eh. Eh ngayon, nananalo sila dito sa MSC. Ito kasi talaga yung priority nila ngayon. Katulad ng priority nila magpatay kay Nets. Kapo Pilipino, man down for homeboys. And now si Sorn, iniipit ngayon ng Liquid Echo. Nako. We need to go. Pero tignan mo yun, no? TP out lang naman. Itong si ano? Yung nakaiwanan. Iniwan si Sanji. Sanji! Napaisip si Sanford. Tulungan ko ba? Iniwan na si Sanji. Kanina magkasama lang sa breakfast yan, pero kasama pala sa plano. May mga naiwan pa rin naman dito. Kapalit, niyudil, akala ko talaga hindi na babalikan ng Liquid Echo. Pero yun pala yung psycho play na ginagawa ng Cavalry ngayon. Good heads up play for them. 26k laban sa 20k lead na right ng homeboys ngayon. So, clearly dominating, and again, two turtles na ang nakuha ng Liquid Echo, and in 55 seconds, dito na natin makikita yung talagang laban. Strength ng Echo, yung talagang laban, kasi alam natin, they've been using the Lord always as a lagi trap. Alam mo naman, Ingan, kapag i-explain ko sa'yo dito, yung mga galawan ng Echo na madalas na natin napapanood, minsan yung first Lord na yan, minsan pang bait lang nila yan. Tama yung sinabi mo, Ingan. Ayos ba yun? Tama. Ako na si Mr. Analyst eh. Tama. Kumbaga, ang gagawin lang nila dito sa 30 seconds, to. Kunyari maglo-lord sila, ang tawag dyan fake lord. Tapos ang gagawin nila dyan, mag-hihiro sila. Tama. So kumbaga yung call, kahit natin yung lord, kunyari inaano lang natin yan. Inaano lang. Basta chinachane. Tapos pag merong nag-overextend sa kalaban, hero, yun ang magiging call. Ganun yung call. Tatlong beses uulitin. Kailangan, kasi tatlo yung target nila eh. Hero. Magaganon. Si Chibi, tsaka si Udil yung target. Ayun nga, yung mga malalambochi. Ay, pero si Sanforty! Forty! Mahuli! Sanforty! Grabe, ang dami pinito ni Sanforty! Pero wawala na siya ng dash dito! Tignan natin, tinawag yung tropa! Anay po yung Liquid Echo! Pumasok na nga si Udil ang unang tutumba! Nes, wala ka na rin mapupuntahan ngayon dahil si Sebat! Chibi, Storm na lamang ang natitira! Chibi, lumalayo ngayon! Sebat, pati na rin! Pero lakot, very cute! Kumakalmot! Hinahabol naman talaga lahat! Pero parang tutumba siya sa kamay! Doon ni Chibi! Pero pagkaganti naman siya dito ng Liquid Echo! Sanji, mahabol ba nila remaining members ng homeboys? Hindi na! Pero
sila ngayon ang makakakuha ng kalamangan. Hindi tumama yung Kamehameha, 15-6. May Lord na nga, nahuli kasi si Sanfordy doon. Napakagandang rotation na nagmumula sa homeboys. Alam ng homeboys na ang gagawin ni Sanfordy doon sa bandang kabila, magki-clear wave. Kaya napanood na ni Nets yan. Sabi ni Nets, marami na akong napanood ng mga boots eh. Nanunood ako ng stream nyo eh. Lalo na si Coach Jeff, lagi nanunood ng mga content yan. Mga ML, sabi niya, magki-clear to. Kaya ang gagawin natin, babanata natin dito para hindi sila makapagsimula ng Lord. Ang problema lang, na-counterbanat sila ng Liquid Echo. Kasi yung epekto ni JB with the chip, again, perfect sana talaga yung play na ginawa ng homeboys pag walang global presence sana yung Liquid Echo. Oo nga. Kaso ang problema, the shortcut is there. Ay, oo nga, may shortcut. Mayroon kasing ano eh, yung Y-Walk, oh. Ultimate. Si Kuya JP, si JP na naman ang may kasalanan. Hindi tuloy nangyari yung plano ng homeboys. Si Udil ah, meron din siyang ulti dito ng isang chip. Pwedeng-pwede gamitin, pwedeng-pwede mang psycho dito ng homeboys habang hinahawakan ngayon ng Carl TZ. Ni Carl TZ ang unang Lord pa lang to, diba? Ito, tama ba tayo dito, Ingan, mag-hero-hero-hero? Pero kasi pag makukuha na yung Lord na to ata eh. Pero parang hero muna dahil si Sanford umaakot. Hero nga! Pero ang gusto nila kunin dito, Phantom Seed, ginamit na nga Sanji, pati na rin Dawning Light Sword. Na-stun doon si Carl TZ, sino ang papagdain niya? Pinapangga yun ngayon si Nets. Super targeting for Liquid Echo, pero nakabawi. Zaman Force na doon, Carl TZ gonna fall down. Pero here comes Liquid Echo, very cutie. Kinakalmot na kaya ba ito? Tumasama din naman! Sepa na kanyang next target! Like and bounce! Tutumba! Sanford, hindi na rin talaga tinigilan doon! It's heavy! Tatlong nawala sa homeboys and Liquid Echo! Make it four! Dial double kill for Sanji! Si Udin na lang maiwan dito! Pasok ni Sanford at eto na! Benny Cutie! Kumakalmot lang! Singo kamote! Saan ka makakakita ng kabayong kumakalmot? Ganyan kalakas yung cavalry ngayon. Hindi na nga nila kinakailangan si Carl TZ para makuha yung Lord dahil 5 kamote nga yung homeboys. Lahat sila wala ngayon. At syempre, sabi ni Carlito, kailangan kasama ako sa replay. Kunin ko na itong Lord. Sayang eh. Pero nilasit pa rin ni Sanboy. Hindi siya kasama sa replay eh. Tinan mo, nag-instant replay. Wala si Carl TZ. Sino lang yung nandyan? Si Benny Cutie, si Sanford, si Sanji lang. Na-late sa party si Carlito. Late sa party. Sana man lang, Sanford, binigay mo na kay Carl TZ para pagdating sa mga stats, isa si Carl TZ sa mga nakakasecure talaga ng, ano, ng Lord of Jinx. Lord, sayang naman, Fordy. Ayang, isang point din yun. Fordy, di mo naman sinama sa replay. Alam mo naman, pa yung mga writer natin, pag nagsusulat niyan, si Carl TZ binibida eh. Sayang naman, Fordy. Sabi kasi ni Fordy, ako naman ni Bida nyo. Lagi na lang si Carlito eh. Nakatupay na si MVP na. Oo nga naman. Ako yung sulatan nyo ng ano, write up. Matematician ako, diba? Interview nyo nga ako eh. Diba? Yun yung nangyari eh. Kasi ni-interview naman talaga si Fordy, diba? Sabi niya, I'm best in math. The mathematician. Calculated kasi bawat galaw yung mga angulo ng kanyang pakito. Oo. Pero ito ah, may angulo din na hinahanap si Sword. Maganda yung pwesto niya. Nakita natin ito kanina with the show. Aabangan at aabangan lang niya si Benny Cutie. Pero parang naaamoy ata ni Benny Cutie. Tinitipian pa nga ito si Sword sa babao. Binibigyan yung bato. Sobra ka naman, Benny Cutie. Sobra ka naman, boy. Ay, Udil! Spicy! Spicy Udil! Babanata nata dito! Nandito si Sepat! Sanford, hinabol nga doon. All the way to the backline si Udil. At kayo napapaligiran ng homeboys kaya ng Liquid Echo. Gusto na rin nila doon si Sepat. Peppers down. Wala na silang Lord. Pero ang problema, homeboys, tatlo na lamang silang natitira. Alam mo, hindi na kasi ma-cheer ni Mima yung Echo. Kasi rebranded na eh. Kung mga Liquid. Kaso ipapaanam pa kasi nila yun sa mga bossing. Kaya let's go Liquid. Ang sigaw ngayon ng mga taga Eastwood at buong Pilipinas. Kasi nga babasagin na nila yung baba. Let's go, Liquid! Let's go! Kinakailangan pa nga ng approval, pero isang sigurado ngayon, Liquid Echo. Inuubos na nga ang base ng homeboys. Isa na lamang ang natitira sa gitna, pero they are gonna do this by the book. Gonna respect pa rin homeboys. Back time. Nakikita ko na ang mga chat sa GC. Ano yan? Nakikita ko na ang chat ng mga manager nila. Ipo-post na to. Nako, gagawin na naman yung poster dito. Gagawin na naman yung poster na Eugene. Gagawin na naman yung poster. Maggagawa na naman ng Echo top 1 secured. Ay, nako! May bagong idea na naman sila nakuha. Ready na nga talaga. Oo, kasi naka-ready na. Nakaplano na lahat yan eh. Nakaplano na yan, men. Isang pindot na lamang. Isang pindot na lang. Ipo-post na yan, Bobby. Napanood na yan. Napanood na ng mga social media manager. Homeboys ba naman kalaban nila? Eh, yung homeboys ang pinakamatikas na team sa Shamalay. Yung tikas yan, iba eh. Kaya nga, kinakailangan pa rin talaga respetuhin ng Liquid Echo.
Yung comeback potential ng homeboys, again, this is still Sorn, paired up with a gold standard gold laner na si Nets, na kapwa-Pilipino natin. Hirap si Nets dito, pare. Tingnan mo yung score niya. 2-5-3. 2-5-5 Nets. Kasi naman eh, Bobby, napakagandang counter nung ano. Nung Xavier. Isipin mo mabuti, maglalagay ka ng Zaman Boys, eh di saan ba isushoot ni Sanji yung mga yung mga projectile niya doon mismo sa Zaman Force. Kumbaga kahit nandiyan si Nets sa kanyang Zaman Force, nasa stun naman siya, so hindi rin siya nakakapag-dash. Pero si Sanford, mathematician ha. The mathematician. Kinakalculate na niya kung paano siya gagalaw. Oh, mathematician walking down the street. Ay, si Dumati, Dumidu! Dalawa na wala ngayon sa homeboys. Liquid Echo, hindi na nga daw mag-lenore dahil gusto nila wipeout. Tinamaan si Sordo ng dawning light. Pero tinapos si Very Cutie with the final blow. Sema talaga naman pinag-free hit. Kalmot, kalmot, kalmot. Immortality is there. Pero hindi mo makakayanin ang kalmot ni Very Cutie. Wipeout para sa Liquid Echo. Top 1 secured. Sabay bilipa ng mga winter plan. O, sabay-sabay. Sabay, wala. Ayaw, sabay-sabay. Yeah! Winter Crown is real at top 1 secured para sa Liquid Echo. At kitang-kita ang saya sa mukha ng ating mga manlalaro. Paano pa kaya yung mga fans?